ka. Baba dito, Apo. Lika dito. Baba, baba. Lika dito. Laro tayo dito, dito. Halika. Oo, 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 bakit? Oo, oo, naman. Oo, Apo, 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 Apo. Oo, oo, dama na. Anong gusto? Anong gusto? Anong gusto? Anong gusto? Ay, sandali, sandali. Kuha ko laruan. Sandali. Sandali. Kasalbe! Oh, laro, laro. Kasalbe! Ano nangyari? Si Sonny. Sinumpong. Buti. Buti na pasunod ko na. Laro na! Laro. Ano ba naman pag-iisip to si Sonny? Para pa rin bata? Ay, naku. Talagang ganyan. Bigla-bigla yan sinusumpong. Pero, sanay na ako. Gusto mo kausapin ko na yung kaibigan ko? Sino kaibigan? Yung taga Maynila, yung espesyalista. Oh. Baka matulungan ka nun kung saan mo pwedeng ilagak si Sonny. Hmm. Oo nga. Kawawa naman si Sonny kapag naiwang mag-isa. Bakit ba kasi hindi nila ikaw ang mag-alaga kay Sonny? Total, nanay mo lang naman na inaasikaso mo eh. Sus, dagdag pa yan sa alagain ko. Eh kung sa nanay ko nga lang, punong-puno na ako eh. At saka isa pa, matandang dalaga na ako, no? Ano na lang iisipin ng iba kapag kinukupo si Sonny? Saka mami, sabihin nila eh, gano'n lang ang kadesperada. Kasalbe, kinausap nga pala ako ni Mrs. Concepcion, yung may-ari ng bahay. Oo. Eh, alam mo naman nagmagandang loob lang siya sa'yo, napatirahin kayo. Eh, balita ako, bebenta niya na to. Eh, tsak, pag binenta niya, wala nang matitirahan si Sonny. Alam ko na yon. Eh, huwag ka mag-alala, Adiling. Inaayos ko naman ang lahat eh. Bahay na yan? Baka naman pinapaupahan muna para habang wala pang bumibili. Bisita ka! Marinig kayo. Oh, ingatan, ingatan! Daan, ha? Ayos naman ho yung bahay. Oo, malapit ho sa planta. Tapusin ko lang ho yung pag-aayos dito sa bahay pagkatapos magre-report na ho ako sa Lunes. Oo, wala naman ng problema. Salamat ho, boss. Ay. Ano ba naman, Hilda? Pwede ba mag-ingat-ingat ka naman? Pasensya ka na. Paupo! Oh,
Buksan mo yung pinto. Ay, tuloy po kayo. Oh, ano ba naman yan? Kalilipat pa lang namin dito, may nangihingi na agad na abuloy. Ah, hindi po. Ako po si Adelie, yung kapitana rito. Oh, bakit? May problema ho ba? Ah, hindi ho. Yayayain po sana namin ang misis nyo. Baka gusto ho makiano sa amin sa posisyon. Ito po sa Lady of Fatima. Ha? Hindi ho kami religyoso eh. Saka matagal na kami hindi nagsisimba. Ah, ganun po ba? Oo. Oh. Eh, sige po, kung kailan niyo po gustong ilagak ito, Lady of Fatima namin, eh sabihin niyo lang po. Ako, sa iba niyo na lang ialok yan. Ang kulit niyo rin naman eh, no? Subukan niyo sa iba, baka pumayag sila. Marami pa kaming gagawin eh. Ah, o sige ho. Sige na, sige na. Oh, andado mo na. Mamaya may sumunod pang aapila dyan, no? Isa pa po mas malalim. O, Sonny. Magpapatingin ka rin? Hindi. Hindi ako. Wala ako sakit eh. Si Lola. Anong sakit ni Lola? Sonny, pasok ka muna sa loob. Anong sakit mo, Lola? Mamaya, sasabihin ko sa'yo. Sige na. Sige na. Doktor ka? Oo, Sonny. Doktor ako. Pagalingin mo, Lola ko, ha? Galingin mo. Oh, sige na, pasok na sa loob. Ah. Galingin, Lola. Ma'am, iniinom niyo ba lahat ang nire-reseta ko sa inyo? Eh, noong isang linggo, medyo hindi ako nakainom kasi na-delay ba yung dating ng pension ko? Nabasa ko na kasi yung lab results niyo. Kinusulta ko na rin yung kaibigan kong cardiologist. Ma'am, hindi ko maganda. Anong sabi? Nagkaroon kasi ng blockage dito sa major artery ninyo. Kailangan ma-operahan kayo agad para hindi tuluyang magsara yung artery na yun. Ganun ba? Ma'am, kailangan nyo talaga ng operasyon. Oh, sige. Gagawa ako ng paraan. Sandali. Ma, ayan ka na naman. Sinabi ko naman sa inyo, ayos lang ako kahit walang bayad. Nahihiya na ako sa'yo, Mel. Eh, ikaw pa nagpupunta dito. Ma'am, ayos lang ho ako. Eh, nadaan kasi ako sa area ninyo, kaya ako na yung bumisita. Salamat sa lahat ng mga naging estudyante ko. Ikaw ang paborito ko. At alam kong ikaw ang aasenso sa lahat. Oh, may nasabi ba akong mali? Ma'am, baka kasi ito na yung huling pagdalaw ko sa inyo. Ha? Na-aprubahan kasi yung papers ko papuntang New Zealand. Doon ako maninirahan ng buong pamilya ko. Pati ho yung application ko para mag-isang nurse sa isang private hospital eh, natanggap na rin. Nurse? Ba't ka magna-nurse? Doktor ka na, di ba? Ma'am, ganun talaga eh. Mas in demand kasi ang nurse abroad. Nauubusan na tayo ng magagaling na doktor dito. Eh, okay lang. Sige. Kundong ka naman aasenso eh. Basta, ma'am, yung operasyon ninyo, asikasuhin nyo agad, ha? Ito nga pala yung calling card nung kaibigan kong cardiologist. Nirefer na kita sa kanya. Puntaan nyo agad yung clinic niya sa Maynila, ha? Salamat, ha? Naku, pagpalain ka ng Diyos.
Salamat. Sige po, ma'am. La? Galing ka na, Lola. Galing na, Lola. Galing na, Lola. Nandun tayo. Rika! Hilda! Nasaan yung polo kong asul? Umuwi ka na, ha? Uwi ka na sa bahay mo. Uy. Anong ginagawa mo, ha? Lalaro lang kami, Hilda. Sige na, uwi ka na. Bitawan mo yung asawa ko. Lalaro lang kami. Anong laro? Anong laro? Anong laro? Aldo! Umuwi ka na, umuwi ka na. Umuwi ka na, umuwi ka na. Umuwi ka na! Hilda! Sinabi na umuwi ka na, eh. Gusto mo maglaro, ha? Aldo! Aldo, tama na. Tama na. Ha? Aldo, tama na! Aldo, tama na! Ano? Tama na! Hindi pa kayo nakawasapo ko! Hindi ka pa sana siya! Hindi siya nakakaintindi! Eh, may diferensya naman pala yung tarantadong yan eh. Dapat yan, hindi ninyo pinalalabas ng bahay. Ha? Aldo, tama na! Peste yan eh. Huwag niyong kinakalat-kalat dito yan, ha? Pasensya na po kayo. Aldo? Tiisin mo muna. Sandali na lang, sandali na lang. Halika muna, sandali na lang. Tiisin mo na lang, kau naman kasi. Di ba sinasabihan na kita huwag kang lapit na lapit sa mga taong hindi mo kakilala? Ha? Tao ko. Wala na. Tao po. Ay, pasensya na po kayo. Tumuli na po ako. Okay lang. Laro tayo? Gusto ko sana humingi ng dispensa. Pasensya na po kayo sa nangyari kanina. Nagulat lang po ako kasi ako eh. Nagkataon naman po na mainit din yung ulo ng asawa ko. Ako nga po pala si Hilda. Ikaw, Hilda? Pasensya mo ng apo ko. Ganyan lang talaga yan pag nakakakita ng ibang tao. Ay, hindi po. Ayos lang po yun. Pinagdalan ko po kayo ng adobo. Ako, nag-abala ka pa. Ay. Salamat, ha. Adobo. Wait, net, baka matapon. Sige po. Hindi na po ako magtatagal. Pasensya na po uli kayo. Salamat uli. Swerte rin itong si Aldo. Pa-housing pa ng kumpanya. Bah! Ikaw na maging top mechanical engineer ng Juarez Industries. Malakas lang kay boss yan kaya sinuswerte. Lagi niya lang dinadala sa club si boss eh. Uy! Huwag kayong maingay. Baka marinig tayo ni Hilda. Pala ano? Tanong kita. Yung punta mo dun sa isang planta, tuloy ba yun? Tuloy na. Baka isang buwan ako doon. Pero kung di pa maisa-set up yung mga makina, malamang aabutin pa ako ng mga isa't kalahati. Paano si misis niyan? Paano mga gabing malamig? Eh kaya naman pala, di kayo magkaanak eh. Baka naman, paano kasi lagi kang wala? Eh baka naman kasi, kulang sa... Hagod! Ay, pare! Pare, tama na! Pare! Takato ka! Pare, nagbibigay na! Pare, hati tayo! Hagod ka! Ha? Pare, wala yun! Aldo! Umuwi na kayo! Masok ka sa lahat.
Aldo! Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito eh. Alam mo ba yun? Kung bakit hanggang ngayon na hindi tayo magkakaanak? Aldo? Aldo, alam mo na hindi ako yung may problema. Alam mo yun? Hindi, Aldo. Gulat si Hilda. Sonny! Naku, ikaw talaga bata ka. Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag ka basta-basta pumupunta sa bahay ng iba? Ha? Halika na, uwi na tayo sa atin. Hindi po. Halika na. Hindi po, ayos lang po yun. Wala naman po si Aldo, sa isang buwan pa po yung balik. Ah, ganun ba? Bakit kami ganyan? Ako din may ganyan eh, no? Ito. Ano nangyari dyan, Hilda? Ano po? Nauntog lang po ako sa may pintuan. Hilda! Hilda! Oh, halika na. Uwi na tayo. Uwi na, uwi na. Dito tayo sa bahay natin. Kakain na tayo. Kakain na. Pwede na po akong ulam sa inyo. Oh, nagtala ka na naman. Oh, saluhan mo na siya. Sige na, ay, hindi na po na eh. Ayos na po ako. Tingnan mo si Sonny, no? Ang sarap pagmasdan pag kumakain. Alam mo, kuminsan, naiinggit ako dyan. Mas maswerte pa siya sa atin. Nagkakagulo na sa paligid niya. Ayun, hinding-hindi na babagabag. Parang malayo siya, nandun lang siya sa sarili niyang mundo, malayo-malayo sa problema. Hmm.
Hilda. Alam ko, sinasaktan ka ng asawa mo. Pareho kayo ng anak ko. Yung nanay ni Sonny. Sinasaktan din siya ng asawa niya. Pati nga yan si Sonny. Nabagok na ang ulo niya. Nang minsan, nung bata pa siya dahil sa pananakit ng kanyang ama. Kaya nagkaganyan yan eh. 10 taon siya nung nakita niya nang yung namatay sa bugbog ang nanay niya. Napatay ng tatay niya sa bugbog. Wala nun. Hindi na namin nabalitaan kung nasan ang tatay niya. At pakamatay daw. Mula nun, ako na nag-alaga sa kanya. Bakit hindi mo siya iwan? Bakit ka nagtitiis? Trabaho sa Malaysia. Ang sabi po ng recruiter, magtatrabaho daw po ako sa hotel. Tapos pagdating ko doon, kinulong ako sa kasa. Isang araw, nakilala ko si Aldo. Naging customer ko siya. Binayaran niya si Mama San para makaalis ako doon. Kaya ako nakauwi ng Pilipinas. Kasal. Tumayag agad ako. Hindi ako nagdalawang isip. Simula noon, doon lumabas yung totoo niyang ugali. Palagi niya ako sinisisi kung bakit doon hindi kami mag-anak. Kasi kusin... Sino daw lalaki yung gumamit sa akin? Kaya nung hindi kami mag-anak. Pero ang totoo niyan, hindi niya maamin sa sarili niya na sa'yo may problema. Hindi po ako. Thank you.
wag na. Nay? Hilda? Nay, bakit niyo kinakadena si Sunny? Kailangan gawin ko to. Dalawang araw akong mawawala. Pupunta ako sa Maynila, may importante kong lalakarin. Delikado kung baka maghala-gala sa kalsada. Baka kung ano mangyari. Nay, bakit hindi niyo isama na lang po si Sunny sa lakad niyo? Ako, mahirap na. Mahirap na, baka doon pa ito gumala. Magkakawalaan kami, gaya nung nangyari dati. Pero hindi na bali. Sige na. Hindi na bali. Patitingnan ko na lang siya kay Adeline. Hindi po. Ako na lang pa ang mag-aalaga kay Sunny. Sigurado ka? Sunny, ayos lang ba sa'yo kung ako yung mag-aalaga sa'yo? Sige. Ikaw na lang. Sige. Ay, salamat. Ikaw na lang. Sige. Ikaw lang talaga ang makapagpapatahimik sa batang to, Ikaw nang bahala. Ikaw na mag-aalaga. Bait-bait, ha? Bait ikaw, ha? Bait, ha? Salamat. Ayos lang po yun, ay. Sige na. Mandali na. Hilda! Mandali, tipo mo to, sir. Hilda! Ay, tuloy po kayo. Upo po kayo. Hindi, tatanong ko lang sana sa'yo kung kailan mo gusto ditong ilaga kang Fatima. Itatanong ko muna po kay Aldo. Yan bang pag-aalaga mo kay Sunny, alam na ni Aldo. Wala naman po siya sa isang linggo pa po ang uwi niya. Kaya pala. Bakit ho? Pinag-uusapan na kayo dito sa kanto sa pag-aalagang mo dyan kay Sunny. Siyempre kung ano na iniisip nila, no? Ano mga tao dito, mas tama mga pag-iisip. Kasi naman, kahit isip bata yan si Sunny, lalaki pa rin yan. Saka may asawa ka na. Hindi magandang tingnan, hindi ba? Tinutulungan ko lang naman po si Nanay Salve. Nakakaawa naman po kasi si Sunny. Nakakadena. Kaya nagpresinta na po ako na ako na lang mag-aalaga sa kanya. Sige. Sabihin mo na lang sa amin kung kailan mo gustong ilagak dito ang Birhen Fatima, ha? Opo. Sige. Sige.
Sa doktor. Sa doktor po? Hindi na magtatagal ang buhay ko. May sakit ako sa puso. Katunayan, ayaw na akong pauwiin ng doktor. Gusto ngang operahan na ako, pero wala naman akong pera. Ang pensyon ko, para lang sa amin ni Sonny. Kaya umuwi na ako. Naku, nay, baka magawan pa po natin ng ibang paraan. Kung ako lang, ayoko na lumaban. Tanggap ko na. Pagod na rin ako. Pinag-aalala ko lang. Si Sonny. Paano na ako po? Sino na mag-aalaga sa kanya pag wala na ako? Ay, maayos din po ito. Lola! Hmm? Bakit iyak, Lola? Hmm? Sakit si Lola? Sa barangay para po mabigyan lang ng magandang burol si Kasalbe. Magbibigay din ng abuloy si Mrs. Concepcion. Ay, marami pong salamat. Ay, walang anuman po. Hilda! Psst! Hilda, halika! Bakit to? Hilda, si Atorne. Atorne, si Hilda po. Siya po yung nakatira sa tapat ng bahay. Good evening po. Si Atorne yung abogado ng may-ari ng bahay. Magandang gabi din sa iyo, Hilda. Kamag-anak mo ba si Salve? Hindi po. Tinutulungan ko lang po sila. Kasi may habilin si Mrs. Concepcion na pagbibili niya itong bahay kapag namatay na si Salve. Kaya mawawalan ng tirahan si Sonny. Naku, saan po namin ilalagak si Sonny?
Eh, huwag mo kayong mag-alala. May mga institusyon ang pwedeng kumukup kay Sunny katulad ng DSWD. Naku, sana po maaksyonan ka agad. Para po na hindi na namin problemahin si Sunny. Alam niya naman po pag nagwala yan eh. Ang hirap mong kontrolin. At saka alam niya naman po dito sa barangay. May piso kami rito. Ayoko pong masira yung peace and order. Huwag kang mag-alala kapag may pagkakataon. Dadalawin kita, ha? Siya nga pala, oh. May regalo ako sa'yo. Tingnan mo, oh. Ang ganda-ganda, oh. Aldo, magpapaalam sana ako sa'yo. Bakit? Gusto ko sanang dalawin si Sunny sa center. Diyan lang naman yun sa kabilang bayan eh. Tapos babalik agad ako. Hindi pwede. Alo, sige na. Titingnan ako lang naman kung ano yung kalagayan ni Sunny. Tapos babalik na ako. Sinabi na nga hindi pwede. Pinapainit mo na naman ang ulo ko eh.
Ikaw, ano pa mapapala mo doon, ha? Hindi mo naman sila kamag-anak eh. Kaya pwede ba tigilan mo na yung pagmamalasakit mo sa isip batang yun, ha? Wala ka naman mapapala doon. Meron. Dahil tao ang trato nila sa akin. Pinapahalagahan nila ako. Kaya wala akong nararamdaman para sa'yo. Dahil ginagawa mo akong manhid. Aldo, hindi! Aldo! Halika dito! Aldo, maawa ka sa'kin! Aldo, hindi! Ano? Hindi! Ano? Yan, hindi mo ba nararamdaman yan? Ha? Ha? Manhid ka na? Aldo, hindi! Gusto mo patayin na kita ngayon eh, ha? Aldo, maawa ka na sa'kin! Akala mo ba, hindi ko alam na pinag-uusapan ako ng mga tagal? Ha? Ha? Na ikaw, sumisimple ka. Pumunta ka doon sa bahay ni Sonny kapag wala yung lola niya. Hmm? Aldo, hindi. Tapos, pag umaalis ako dito sa bahay, ha? Si Sonny naman ang pinapupunta mo dito. Ha? Hindi, Aldo, hindi. Hmm? Ginagago niyo ako, ha? Ano bang ginagawa mo? Ha? Siguro bumabalik ka naman sa baba. Ha? Hindi. Ha? Hindi yung isip bata, pinapatulon mo na ngayon. Hilda! Sonny? Sonny! Hilda? Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakalabas? Ha? Ayoko na dun eh. Dito na lang ako. Nagugutom ka ba? Gusto mo kumain? Ah!
Siya ang iniwan ng bahay ni Aldo. Pero hindi ko makakalimutan sila Nanay Salve at Sonny. Sila ang mga taong nagpahalaga sa akin. Dahil sa kanila, muli kong natutunan kung paano magmahal at magmana sa akin. At dahil sa kanila, naging tao ako. Walang sala ka na daw, sabi ni attorney. Pansamantala, dito ka muna titira, ha?
Alam mo ba na tinulungan ako ni attorney? Pinasok niya ako sa Women's Center. Tapos sa isang buwan, magtatrabaho na ako. Magagamit ko na yung pinag-aralan ko. Yung pagiging sekretarya ko, yun nga lang, medyo maliit yung sweldo, pero ayos lang yun. Tapos makikitira ako sa kaibigan ko. Hati kami sa upa. Magaling ka, ha? Ay, may ibibigay nga pala ako sa'yo. Sonny, oh. Ikaw si Hilda? Wala na, oh. Hmm. Ako din. Wala na, eh. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. And now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 7 and 13.